mister, apat ang misis. Naranasan mo na bang magka-third party sa inyong relasyon? Alam na alam daw yan ni Tata dahil ang relasyon nila ng kinakasama niyang si Crisanto nagka-third party. Akala ni Tata, yun na ang sukdulan. Pero nagkaroon pa ng fourth party. Kinakaya niyo pa ba? Dahil si Crisanto hindi pa nakontento. Nagkaroon pa ng fifth party. Si Crisanto may isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na kinakasama ngayon. Sabi niya ang Panginoon, go to the Lord and multiply. Masakit. Ano nga, gwapo mo. Padagan magadala. Yan saon man nga, parehas sa mita ng higog ma. Pero ang kanilang buhay, malayo sa party-party. Aminado si Crisanto, hindi naman siya pang leading man. Pero nung nagbibinata pa lang daw siya, may pagkapabling na talaga siya. Nag-school ako, maestra namin, nililigawan ko. Hanggang nakilala niya si Tata. Kasi daw, mabait daw ako, guwapo daw ako. Kinalaunan, si Tata at Crisanto naging magnobyo. Mga ilang buwan, nangiya siya sa akin na magsama na daw kami. Dinala ako sa kanilang bahay. Nabuntis si Tata at sa paglipas ng mga taon, biniyayaan sila ng dalawang anak. Nagbubuntis na ako. Pero siyang napaligwala na lang niya ako. Hanggang umuwi ako dito sa amin, dinalaw na lang niya ako. Sa mga unang taon pa lang daw ng kanilang relasyon, kung ano-ano na ang nakararating kay Tata tungkol kay Crisanto. Then, balitaan ko naman nga, sino-sino lang daw ang babaeng kasama niya. Sabi nila, bakit daw ako nagpaka-martir? Masakit, kasi may anak kami. Umalma daw si Tata, ipinabarangay ang pagtataksil ni Crisanto. Ayaw naman niya ang kininiyong, ikamukha naman niya ang mga anak ko. Kahit na pwede iniinya, sinabi ng sekretary sa kapitan, makasustento ka rin. Kahit 500 bawat bata, sabi niya, 200 lang ang maabot na kaya niya. Nitinanggap ko 200 kahit dalawang bata para lang na ay mameron akong magamit sa pagkain ng bata ko. Ang naging banta sa pagsasamang Tata at Crisanto, ang pangalawang kinakasama ni Crisanto, tumanggi itong humarap sa kamera. Samantala, dahil kinakailangang suportahan ni Crisanto ang mga anak, pumunta siya ng tubod sa Lanao del Norte para magtrabaho. Pero, may nakaingin sa'yo, filter talaga. Sabi ko nga, nakakuha na, naibong lulus ako ah. Ulitaw ba ko? Sinabi ko nga, ulitaw. May sinungaling ako. Ang dalagang yon si Shirley. Kala ko naman binata, napapanggap naman siya ng binata. Wala na siyang asawa, wala siyang pamilya. Yun, siyempre ako dalaga. Pumapatol po ako sa kanya. Ang tunay na estado ni Crisanto na itago niya kay Shirley sa loob ng isang taon. Pero ika nga nila, sisingaw at sisingaw din ang katotohanan. May anak pala siya doon, dinala niya sa akin. Doon ako nagulat. Umiiyak ako, ma'am, ayaw. Parang hindi ko matanggap. Ang relasyon ni na Crisanto at ni Shirley, nabuking din ng pangalawang kinakasama ni Crisanto. Iiwas ako sa kanila. Hindi lang mo gaway ba? Kasi kasalanan ko. Ano? Kinalaunan, natanggap ni Shirley na meron siyang kahati kay Crisanto. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng tatlong supling. Pero makalipas ang dalawang taon habang nasa burol si Crisanto, meron na naman siyang nakilala, ang 21-anyos na si Jean. May namatay doon sa katabi ka bahay. Niya ka na si Juan, Jumil din. Ano, nagbigil. May cellphone ako doon. Sabi niya sa akin na pwede manghiram ko. Igay ko sa kanyang CP. Yung number ko, kinuha niya. Nagbiging call meet kami, isang gabi lang. Ngayon, nagsama na din kami. Ang matindi rito, ang pang-apat na kinakasama niyang si Jean, ibinahay ni Crisanto kasama ang pangatlong partner nito na si Shirley. Pero para maitago ang kanilang relasyon kay Shirley, pinagpanggap ni Crisanto si Jean na pinsan niya. Wala ba ako'y ginikaanan? Yan, saman akong ibuhay sa kong mga anak. Yan mo, tuling kapit na nandiyo po ko niya. Kay, kung dili ko mo kapit niya, yan saman ibuhay na ako sa kong anak. Kaya nung nalaman na ni Shirley ang totoo, dito na naghalo ang balat sa tinalupan. Ito naman ko mauna, natigbasan ako siya dari, anong laki. Ito naman ko kaagwanta sa inyong gibuhat. Hasta po ng babae mo, sukol mampun siya sa ako. Ah. Di mo ko palupig, magpatay mo itong piyang gilayo. Ganang kadugayan na napagpundo na ko dito. Di ba, nagsumbagay na itong kwan, asawa niya na dito kato si Shirley. Sinabi ko sa mga galit, yoy, wag ko kayoy.
Binubuhay ni Crisanto ang kanyang apat na kinakasama at 10 mga anak sa pagiging construction worker. Ang sweldong 3,500 pesos kada linggo, divided by 4, hati-hati. Sa apat na kinakasama. Kahit mahirap ako, kung trabaho ko layo, bidlan ako lang ng kwarta na talang kita na ko, yatang na ko sila. Pero paano rin niya kaya hinahati ang kanyang katawan sa apat-apat niyang karelasyon? Simple lang daw, si Crisanto may schedule ng pagbisita sa apat. Pag may pera ako, yung una ako susunduin, si Shirley, yung si Tata, yung anak lang niya pupunta doon sa amin. Bagamat sustentado, pare-pareho raw silang nasasaktan sa kanilang sitwasyon. Ay, dilipod ko ng na-choice. Adi po na ko siya ikuan mamay kay butan kay siya para sa mua. Hindi ko siya ikan ng mingon, mabulagan ako nila yan. Eh, malanggaon kay siya sa amu. Balag muna na, dawato na lang na ko siya. Pero kung ang pangatlong kinakasama na si Shirley ang tatanungin. Bahalag mawadaan kong lalaki at isak mga anak sama na ko tanan. Sobrang sakit ma'am, pero kinitiis ko lang. Bili na ko kapatuntun niya. Sakitan niya pong ko dito mawala. Di ko pa ko makabuong ko na ng ikaupat kanin. Nagsisisi naman ako ma'am. Yun ang hinihingi ko sa itaas nga. Kahit gano'n ang nangyari sa akin, tatapusin ko din hanggat may hininga pa ako ma'am. Ano naman kaya ang masasabi ni Crisanto sa mga tiyak na tutuligsa sa kanyang mga pinagagawa? Hindi naman ako masasaktan naman kasi wala naman ako nang hihingi ng pira sa kanila nga binibigay ko sa aking mga pamilya. Wala naman ako nang humingi ng tawad sa kanila. Yun lang nasa isip ko. Ipukol na raw sa kanya lahat ng masasakit na salita sa maniwala raw ang publiko o hindi. Pinipilit naman daw niyang maging mabuting ama at kinakasama. Hanggat may hininga pa ako, kahit yung mga kinikita ko, maliliit, mabubuhay ko sila. Pagbigyan ko sila ng mga pangilangan nila. Mahalin ko sila, silang apat. Marahil ito na ang kanilang kinasanayan. Pero hindi raw ibig sabihin, ito'y katanggap-tanggap. Ang akong ika-advise lang nimo para ihatag nimo ang patas nga bahin sa imong kita sa kada anak. Imuhan ang responsibilidad, nga di sila mag-away, Chris, ha? Pero og mahimo na, mahimo kang abusador sa imong pamilya, mausaylo ako, Chris. Kaya ang akong trabaho, mao ang pagtabang sa imong asawa nga maduot kas prisuhan. Kuan, ikatabang nga, ikan sa kinakasing-kasing na pormora po akong dawaton. Ito yung tinatawag natin siyang polyamorous, pagkakaroon ng relasyon sa igit sa iisang tao. Hindi rin katanggap-tanggap sa ating society, lalo na ang Pilipinas ay isang katolikong bansa. If you cannot marry a girl, you should not make her a mother. Kasi sa ganito ang sitwasyon, hindi nagsasuffer yung lalaki, hindi lang yung babae ang nagsasuffer, pero dito sa situation na to, mas nagsasuffer ang mga anak. Ang problema sa ganitong klase ng situation, nagiging dysfunctional yung pamilya. Dahil sila ay in a common law relationship, kung siya'y makikiapid sa ibang babae, hindi siya makakasuhan ng concubinage. Dahil hindi siya kasali kung sakasakaling abusuhin niya yung kahit sino man sa kanila. Physical, sexual, economic o psychological violence, pwede siyang makasuhan ng RA 9262 o yung tinatawag natin Violence Against Women and Children. Hindi naman kailangang kasal sila. Dapat lang may sexual or romantic relationship. Ito yung sinasabing pananaw ng relativism. Lahat ng bagay relative sa gusto ko, yun ang tama. Pag hindi ko gusto, mali. Basta maayos ko ito, makompromise ko ito, itong gusto ko, itong tama. Relative to me, hindi relative sa sinasabi ng simbahan, sinasabi ng batas. Na batay sa Biblia, monogamy, iisang asawa lamang ang pwede. Marami ang naghahanap ng the one, pero may iba. Umabot pa sa the two, the three, at the four pa. Apat ba dapat? Huwag nating kalimutan na ang tunay na nagmamahal, yung nagmamahal ng tapat. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.